Hello everyone, my name is Rosalinda. I am FW Inong Kong, and today is topic about US visa assist and no mate boyfriend visa approve. Gusto ko lang pong i-share yung experience ko sa ina-assist ko last week at yesterday lang visa approve June 10. Gusto ko lang pong i-share yung experience na kasi sinisharing naman po ko ano yung mga katanungan ng during interview sa US Embassy Hong Kong being domestic helper. Kaya ayoko nang patagalin pa, kaya kung baguhan ka lang dito sa video na to ay sana please subscribe my channel at magkaroon kayo ng idea sa mga video ko about US visa. Kaya yung isi-share ko ngayon yung experience ng kaibigan ko na nag-assist ako sa kanya at yesterday lang na approve siya. Yung experience niya yung no meet boyfriend pero visa approve. Pero yung isi-share ko ngayon yung experience niya na matagal na siya sa amo, 10 years, at mayroon siyang panibagong another 2 years contract to running to 12 years dahil nga bagong contract siya lang nag-apply. Kaya ang tinatanong lang po ng officer sa kanya, what is the purpose? Bakit ka mag-travel ng Amerika? Ang sagot lang talaga niya, I want to celebrate my birthday at makita yung boyfriend niya. Tapos sinatanong ng officer kung nakita na niya yung boyfriend niya at sinabi niyang hindi pa. Pero sinabi niya na ang boyfriend niya, nakita ko na. Kasi yung boyfriend niya, isang lugar lang sila ng fiancé ko. Kaya na-meet ko na sa USA pero sila hindi pa. Tapos tinatanong din ng officer, anong dahilan bakit hindi pa kayo nakita? Tapos ayun ang dahilan, sinasabi naman niya ng katotohanan o ganyan ganyan. Tapos yun after noon, tapos tinatanong ng officer, gano'n ka nakatagal sa amo mo? Tapos sabi niya ay 9 years and 10 months sir. Gano'n ka na rin katagal sa Hong Kong? Ganun pa rin ang sagot niya, 9 years and 10 months sir. Tapos ang remaining visa niya hanggang July, pero meron na siyang panibagong another 2 years contract. At pagkatapos noon, tinatanong din yung kaibigan ko yung tungkol sa pamilya niya sa Philippines, kung anong ginagawa ng pamilya na doon. Tapos meron siyang mama, tapos wala na siyang papa, tapos meron din siyang kapatid, tapos merong anak. Tapos sinatanong din ng officer doon sa kaibigan ko, yung ikaw, meron ka ng anak, tapos wala pa ma'am. Tapos sabi niya, single siya. Tapos at pagkatapos nun, who will you finance your trip? Tapos sabi niya, sarili. Tapos ayun, pinakita niya yung bank statement niya. Tapos yun lang, tapos wala nang hingi ng certificate of employment ng amo, pero meron pa rin siyang ni-ready. Tapos at pagkatapos noon, nung nakita niya yung parang bank statement, dahil nga how will you finance your trip, tapos siya, tapos yung ang kasunod ng interview ay hinanapan siya original contract dito sa Hong Kong na nagpapatunay talaga na isa lang ang amo niya. Kaya pagkatapos noon, visa approved. Kagaya din lang po ng experience ko, yung tinatanong sa akin kung mayroon ba daw akong original contract, sabi ko yes. Parehas lang kami ng experience, mag-10 years na yung time na yon, pero ang magkaiba lang sa amin, yung sa akin, na-meet ko na yung fiancé ko ng ilang beses. Dahil ang purpose ko naman ay Thanksgiving in si the pamilya doon. Pero ang visa, ang interview ko ay napaka-simple lang talaga. Pero itong kaibigan ko, ayun lang po yung interview niya. Pero ang experience niya, no meet boyfriend. Pero yung sinabi niya na yung boyfriend niya, na-meet ko na. Pero meron naman kaming proof na picture, pero yun ini-explain. Tapos yung officer, okay naman, thanks God, kasi yung visa approved. Kaya akala ko, kasi kadalasan sa mga tinuturuan ko ay red flag, pero ang maganda lang kasi hindi pa niya na-meet si boyfriend, pero ini-explain din niya na na-meet ko na si boyfriend niya sa US, kasi parehas lang kami, parehas nila ng fiancé ko ng lugar. At pagkatapos, ang maganda lang din kasi yung lugar niya ay yung lugar ng boyfriend niya ay close lang din doon sa isang place lang sila, pero malayo-layo konti, pero ang maganda lang doon. Kaya ganun lang ang
kasimple, pero nasagot naman niya yung tama. Tapos sinabihan siya ng officer na mayroon siyang magandang performance sa pagsagot at hindi siya na kinabahan at relax. Tapos ayun, visa approved, kasi nga hindi pa nakita yung boyfriend niya, pero na-meet ko na. At saka ang maganda lang po kasi matagal na siya sa trabaho niya kagaya ko, at mayroon po talaga siyang complete document. Kaya sa mga tinuturuan ko na hindi pa na-meet ang boyfriend, mas maganda po talaga na mayroon tayong strong tie na trabaho, kasi mas maganda talaga na mas malakas ang strong tie natin kapag mayroon tayong trabaho at sapat na remaining visa. At mas maganda lalo kapag mayroon tayong saving, at mas maganda lalo kung mayroon tayong property, kasi yun ang mas malakas. Ibig sabihin, babalik po talaga tayo just in case. Kaya yun lang po ang i-share ko. Kaya congratulations Emily at visa approved. Kaya thanks God, kasi kaibigan ko siya, at syempre I'm happy kasi nakakatulong ako. Tapos masaya ako kapag yung visa approved, lalo pag kaibigan mo. Tapos ayun, kaya I'm so happy na nakakatulong ako sa ibang tao na approve yung visa niya, at nabigyan ko din ng tamang details. At thanks God, thanks America, kasi binigyan mo din siya ng pagkataon na ma-approve. Kaya I'm so happy, and good luck sa application mo for 10 days lang. Kaya babalik naman siya kasi 10 days lang siya. Kaya visa approved. Yun lang.